morning guys, pag fried rice tayo guys. Wala kaming ilaw ngayon, ay wala kaming gas ngayon, kaya maaga akong mag fried rice. Ayan guys, shrimp ang ilalagay ko guys. Ayan, shrimp. Tapos mayroon kaming leftover na sausage. Ito guys, ilalagay ko na lang guys dito sa fried rice para hindi masayang guys. Kung mayroon kayong leftover na mga ganito, ganito na lang gawin ninyo guys para save natin ang mga pagkain, kasi maraming mga tao na hindi kumakain, walang pagkain, walang pagkain. Kaya ganito ang ginagawa ko guys, para please matulungan natin ang ating mga amo, kahit na may kaya sila at least para makatipid din sila, yung maisisib natin na para sa kanila, dagdag na lang nila sa sahod natin, di ba guys? Ayan. Ganyan guys ang ginagawa ko guys. Ito yung mga leftover na pwede mo pa namang isahok, gawin mo na lang ng paraan guys. Tapos lagyan ko lang dalawang itlog, carrots. Mayroon akong biniling cucumber na para sa akin. Salad ko sana guys, ito na lang ilalagay ko sa fried rice. Ayan guys. Tapos itong mga leftover na kanin na hindi ko nauubos guys. Ayan, oh. Ito pa fried rice ko na lang guys. Ayan. Oh. Paglahok-lahokin ko 'yan guys. Para hindi masayang guys. Kawawa naman ang mga amo natin. Makatulong pa tayo. Makatulong din sila sa atin. Kasi yung ibang kasang bahay na kagaya ko, minsan hindi nila iniisip yun, tapon na lang sila ng tapon, hindi sila nasasayangan sa mga pagkain na tinatapon nila. Ako hindi, pag kaya ko pang kaya pang kainin, kainin pa, wag lang sira na ah. Baka naman magkasakit ang tiyan, di ba guys? Tapos dikdikan ko ng maraming bawang guys para mabango siya. Isang carrots lang, may pangkulay lang sa fried rice. Sa atin pag fried rice na sinasabi sa Pinas, yung rice lang. Pero dito ganito ang ginagawa ko guys. Para at least magandang tignan. Parang kahit na wala kang appetite na kakain eh, magaganahan ka dahil ganyan. Makulay ang fried rice ko. Tapos ito, cucumber. Tanggalan ko ng balat niya. Yung ibang balat. Kasi iba tong cucumber na to eh. Yung may ano siya, may bulutong. Ilalagay ko guys. Maaga akong magluto para mamaya kahit mawala ang gas, kari din ang lunch namin ni amo. Ito ang buhay namin dito sa abroad guys. Hindi madali. Ano na yung mga bagong punta dito sa abroad, kung hindi sila marunong sa
sa pagluluto, paglilinis, mahihirapan sila. Pero ang advice ko lang sa kanila, magtiis sila. Kung kaya nilang tiisin ang ugali ng amo, tiisin. Para sa ating pamilya, guys. Para sa mga mahal natin sa Pilipinas. Noong una akong nag-abroad, guys, hindi ako marunong mag-English. Nung una, natatandaan ko pa, nung una kong pasok sa amo ko, tatanungin niya kung anong gusto kong inumin. Hindi ko pa alam ang isasagot ko. Sabi niya, "What do you want to drink? Warm or cold?" Sabi niya sa akin. Tango na lang ako ng tango, guys. Tango na lang ako ng tango sa kanya dahil hindi ko alam ang isasagot ko. Tapos ang alaga ko pa doon, may diferensya sa ulo, guys. Hindi siya nakakalakad, hindi nakakapagsalita. Kaya nang una kong pasok sa kanila, nahirapan ako, guys. Nung 1 week ako doon, hindi nga ako marunong mag-English eh. Nung 1 week ako doon, binigyan ako ng amo ko ng sa pang 1 week na chance ko. Sabi niya sa agency, pag hindi daw ako marunong talagang mag-English, i-release niya ako, guys. Okay, ang takot ko noon, guys, dahil ang dami kong utang. Tapos magbabayad pa ako sa agency ng 9 months noon. 9 months to pay. Kaya 9 months na kinakaltasan yung sahod ko. Yung late pa naman ang sahod sa Singapore noon, guys. Wala akong holiday doon. Shampoo, pantiko, bra. Yung amo ko ang bumibili sa akin. Dahil wala akong labas noon sa Singapore. Tapos nung binigyan niya ako ng 1 week na palugid, pag hindi pa ako nakapagsalita ng English o nakakaintindi, ipapauwi na ako sa Pinas, guys. Kaya ang ginawa ko, guys, nag-pray na lang ako na sana makapagsalita ako ng English at makaintindi. Sa awa naman ng Diyos, guys. Ang ginagawa ko noon, dahil malaki ang bahay ng amo ko, guys. Saan yung bawang? Saan akong bawang, guys? O, ito na lang. Bumili ako kahapon ng lalaki. Lalaki ng bawang dito, guys. O, ayan. Wala sila amoy. Kaya libre ako. Sa akin ngayon ang bahay. Dagdagan ko ng bawang. Takot ko noon, guys. Sabi ng amo ko, pag di ka pa nakaintindi ng English, sabi niya, i-release na kita, pauwiin kita sa Pilipinas. Sabi niya, sinabi niya pa sa agency yan. Sa awa naman ng Diyos, natuto naman akong mag-English. Hirap talaga nang walang pinag-aralan, guys. Kaya advice ko sa mga kabataan, dapat mag-aral kayo. Kung may magpapaaral sa inyo, mag-aral kayo. Mahirap ang walang pinag-aralan. Dahil mahirap lang kami, guys. Yung mga magulang namin, hindi kami nakapag-aral. Kaya inaamin ko na wala akong pinag-aralan. Wala akong natapos. Pero naglakas loob akong nag-abroad kahit hindi ako marunong mag-English. English karabaw na lang, guys. Ayan, guys. Mag-isa na tayo, guys.
guys. Bigyan natin ng butter, imbis na oil butter ang ilalagay ko. Guys, yan, pag nag-order yung mga amo ko ng McDonald's, may mga butter na leftover, oh, linalagay ko na rin, guys. Hindi ko tinatapon, guys, ha, ginagamit ko yan, oh. Mas masarap kasi pag butter na ilagay mo, pag oil. Ay! I-fry ko nga pala yung itlog. Hindi ko pa na-i-fry. Dalawang itlog ang ilalagay ko, guys. Wala pa akong nagawa sa bahay, guys. So, ang mag-fried rice, guys. Madali ang fried rice. Okay na. Para mabilis. Ganyan-ganyan na lang, oh. Wala nang batil-batil ng itlog. Yung garlic. Maganda kung may garlic siya. Eh, sana ginagay ko muna yung garlic, ano? Hindi lang, guys. Tignan ko muna itong ano. Yung guys, oh. Libaw, guys. Masarap. Oh, hindi na sayang yung mga libover, guys. Makatulong pa tayo sa mga amo. Ganito ang gawin niyo, guys. Pag may mga libover kayo na pwede ninyong isahog sa ano, huwag itapon. Lagay sa rib. At isipin kung saan natin pwede isahog. Ito, hindi ako sinabihan ni amo na gawin ko to. Ako na lang mismo ang gumawa. O, hindi pag kumain sila, masaya sila, guys. O, sabihin nila saan kaya kinuha ni kung yan ko yung ano, sinahog niya sa fried rice niya. O, di masaya sila, amo.